titingin ka pa lang sa lababo, maging sa ibang sulok ng bahay, parang pagod ka na. Maririnig mo pa lang yung mga kulitan, yung mga aasara na nauwi lang sa away, parang gusto mo nang paluin isa-isa. Ay, kaso, doon yun. Baka gusto niyo magkapunan dito. Anay, pasensya na. Nasa disappointment kasi ako ngayon. Ah, ganun ba? Sige, ingat ka dyan ah. Sige, ingat ka dyan. Mami na lang ako. Sige. Nakakapulan tayo dito. Ingat ka dyan ha. Alam kong malalaki na kayo mga anak. Pero ayoko ng ganito. Gusto ko kayong makasama. Sila. Si Andre.
Oh, napatawag ka. Anay, tapos na yung business appointment ko. Baka sa makalawa ka. Diyan ako magkapunan. Ganun ba? Sige, sabihan ko na ng mga kapatid mo para naman magkasama-sama na tayo ulit. Sige na eh. Sige, ingat ka, nak. Nak, dito magkakapunan ko naman sa makalawa. Baka gusto mong sumabay sa amin. Sige po, Nay. Sakto patapos na din yung team building namin. Sige, Nak. Ingat ka. Hintayin ko kayo ng kuya mo sa makalawa. Ingat din po kayo. Oh, Nay. Bakit po? Yani, Nak. Dito mag-aapunan atid kuya mo sa makalawa. Baka gusto mo nang sumabay para naman makompleto tayo. Ay, naku, Nay. Ganun ba? Ganun ba? Sige, ingat ka na. Pahinga ka na. Punta ka pa. Sorry ah, pinit ko lang makauwi at matapos agad yung gigi. O siya, siya, kumain na kayo. Balaga, makakasama tayo. Siya mo ang chicken niya eh. Hindi pa. Sinusulat ko ang liham na to. Bumabalik sa akin lahat ng alaala na kasama kayo. Sa apat na sulok ng ating munting tahanan na hindi perpekto, kayo ang pumuna ng bawat pagkukulang nito. Bawat sulok ay mayroong munting alaala na pinagkakaingat-ingatan ko. Walang buhay, walang kulay, at walang ingay. Pero dahil sa inyo, hindi ko napansin to. Walang taon na ang nakakalipas. Kumanda na ang loob ng bahay. Nakompleto ko na rin ang mga koleksyon ko ng figurinang anghel. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masaya. Siguro dahil alam kong may kulang. Nasaksihan ko kayong lumaki at unti-unti umalis sa bahay na to. Kaya niyo na ang mga sarili niyo. At alam kong hindi niyo na kailangan ng nanay. Unti-unti ko nang nararamdaman yung lungkot ng bahay.
Kaya ginagawa kong lahat ng aking makakaya para manatili kayo. Kahit na saglit lang dito sa buhay namin. Pasensya na mga anak kung nakakulit lang kayo kay nanay, ha? Hindi na kasi ako pang bata, mga anak. Alam kong anumang oras ay maaari na akong umisan. Pasensya kung hindi na rin ako nakakadalaw. Hindi na rin kasi kaya ni nanay ang bumiyahe. Pero ngayon, salamat. Dahil muli kong naramdaman yung saya. Nakita yung mga kalad at mga kasiyahan sa inyong mukha. Salamat, mga anak. Dahil kahit sa huling sandali, napagbigyan at napasaya niyo ang nanay.